Ang bigat naman ito. Abakas siya. Ay. Launa ka na. Ay, napak na si Cream Cream. Napak na. Ay, kasyo. Ay, taba mo naman. Ang taba naman ang stop toy na ito. Ay, hoy, gusto niya. Gusto. So today, magsa-start na po kami mag-impake ni Cream O. So magsisimula kami dito sa kwarto, i-organize muna namin yung mga things, yung mga pwedeng i-dispose. Tapos yung mga magagamit pa namin sa future, yun yung ibabox namin. Tambak pa nga dun sa kabila eh. Ito matagal na talagang ganito. Tambakan talaga yan. Then ito, ayan, halo-halo na yung mga merch nila, mga gamit. Then yung mga boxes na binili ko, ayun na nga, narinig na ako. Gusto din nila makitulong. Hindi na ako makada. Ayan. Akala kasi masaya kami dito. Yung tatlong bihag. Krimo, meron ka pang kinakain-kaing na ganyan, oh. Ano namang masasabi mo sa nalalapit nating paglipat? Napapagod na. Pagod na agad si Ate Angela. So yun, for the next days, ito lang yung asikasuhin namin. Tansya ko, meron kaming halos isang buong week para mag-pack. So by the next weekend, dun yung actual na moving day. May nahanap na akong clothes van na pagsasakyan ng mga gamit. So basically, mga furniture lang yun. Ay, patay! Ayan na. Nakakakit na. Hi, naka-sugar. Hello! Ang galing mo naman. Paano ka nagkasya doon? Si Mochi nag-a-attempt ang taba kasi di kasya. Ikaw, meron ka bang ambag dito? Sug-sug? Ha? Baka manggugulo ka lang eh. Bata sa baba ka na. Natakot ka naman kay Sugar. Kinuha yung ball mo? Kinuha ball mo, be? O wala. Walang makakapalag. Anyway, sige. Mag-start na kami mag-organize kasi madami-dami pa to. In-update ko lang kayo sa aming parang first official pag-iimpake. Bye! Until next update! Ayan, so day 2 po ng aming pagpapack today. And sinigurado kong bagong ligo na ako ngayon and fresh na. With Cream O pa rin na natutulog dito sa gilid. Ayun na nga, meron nangyari kagabi. As in, medyo mini panic. Hindi, panic talaga. Kasi ang Rismari nyo, bigla na lang nagsusuka ng non-stop. Ine-empty na yung chan niya kahit wala na siyang masuka. Tinatry niya pa din. Bagong kain sila nun eh. Mga, anong oras ba kami natapos nagpack? 6 o'clock. Tapos 6:30 kumain na sila. Tapos 7 o'clock kami naman yung kumain. So habang kumakain kami, sumusuka si Riz sa side ko. Kaso nakaka-bother yung sunod-sunod. Tapos parang nahihirapan siya. Tapos nanghina. Nanghina pa kasi siya after nung ika-8 na suka niya. Para siyang namutla yung gums niya, yung ears niya. Para siyang nahihilo na ewan. So syempre natakot ako kasi para siyang anytime mahihimatay, madedehydrate, ganyan. Eh, gabi na nun. So, 8 o'clock siguro kami nakapag-decide na pupunta na kami talaga. So, dali-dali ako nagbihis habang tinatawagan ko yung vet. Kasi minimake sure ko na meron talagang doctor na naka-standby doon na ready nang i-attend kami. Kasi mukha siya for me, emergency talaga. Please, okay ka lang? Lapit na tayo. Lapit na tayo. Ayan, nagkakulay na siya. Ayan, oh. Kanina kasi talaga, namumutla na yan. Kaya, sinugod ko na. Oh, ngayon naman, bahin ng bahin. Oh. What is that? Ayan, so, sini-EBC na siya. Tsaka, in-X-ray para lang sigurado. Pwede daw kasi indigestion lang. Ay, ganun. Oh, clear naman daw lahat. Clear naman daw.
perfect naman ang CBC. So, yun lang naman ang gusto kong ma-make sure, no? PC. Ayun, so, pauwi na kami ni Rismarie. Sobrang pinakaba ako kung ano-ano na naiisip ko. Ha, ayan siya, oh. O, okay na. Pagdating doon, nagkakulay. Napakagaling. Parang guni-guni ko na naman ng lahat. Ano bang trip yan? Ha? E di instant 5K na naman tayo. Ayun, so ano lang pala, indigestion lang daw. Hindi daw siya natunawan. Tapos, ayun, kakakain, nagtatakbo kasi kanina nga. Nabisi kami kaka-impake, so hindi sila nakapaglaro-laro. Kaya nung pinalabas sila kumain, na-excite maglaro. Dito na tayo. Oh, ready-ready ko pa yung potty pads natin kasi baka sumuka ka ulit. O, diba, Krim, oh, ang galing-galing ng kapatid mo. Hindi daw kasi siguro namin sila pinapansin all day kasi busy daw kami. Ayun, nagpapansin ang Rismarie natin. Anyway, back to packing, ma, kahit nakakatamad. Ang sarap patulog. Ayan, kapag start na si Ate Angela kanina umaga, galing dito sa office. Next is iaano siguro namin to. Kailangan namin to i-disassemble kasi ang laki ng tinitake up niyang space. Tapos dito, ganun pa din. Itong mga pillow, ang laki ng nasakop. Yan, lahat yan, pillow. Meron din sila dito mga box ng mga props. So yung mga ginagamit namin, mga damit-damit nila. Tapos ito pa nga, oh. Hindi ko pa nga ito napapagamit sa farm pictorial. King. King ito. Para kay Mochi, mga isang box din yung mga costumes nila, mga decors. And wala pa tayo dun sa dog cabinet nila. Marami pa silang stuff sa baba. Ayoko, wag demanding. Dapat hindi ganon. Harsh masyado. Oh, halika dito, sit. Sit. Sit na para i-rap kita. Binabox out na niya si Sugar. Hello. Hello, Sugar. Hanggang ganyan lang yan sila. Pero di yan mag-aaway. Tulong ka. Tulong ka mag-impake. Tulong ka sa amin. Ito na kayo. Behave dito, ha. Baka mag-ingay na naman kayo. Oh, bye-bye. Bye-bye. Dami nilang gamit, no? Oo. Pati dito pala ang dami din. Kasi kanina sabi ko, dun lang sila may gamit. Pero tignan namin to, super dami nila pala ang gamit pa rin. Everywhere. Oo. Inipo namin dyan yung mga gamit nila. Ayan, ito na po ang energy booster namin. Ayan, parabrab naman ang chan. Stress reliever po natin. Hindi pala stress reliever. Kenny, Kenny! Tuwad. Kawawa naman yung dalawa. Umiiyak. Ano? Ikaw nga nandito ka na, umiiyak ka pa din. Ano ba namang klase to? Today, dumaan ako saglit sa bahay para i-check yung mga gawa ng cleaner since nagpa-post-construction cleaning kami before finally lumipat. And since pupunta na rin lang ako, nagdala na rin ako ng mga gamit para bawas na din sa space doon sa bahay. Lalo na tong mga pillows na to dahil ang laki talaga ng sakop niya. So yun, natuwa naman ako dahil sobrang busisi nila maglinis. Lahat talaga inaakyat nila, kinukuskus. Tsaka kompleto talaga yung mga gamit nila na panglinis. Originally, 2 days lang talaga dapat sila. Pero na-extend sila ng another day. So, 3 days nila total po na nilinis yung bahay. Ay! Napakagwapo! Ayan! Ay, oh! Napakagwapo! Asus! Nangagat pa ng paa. Ayun pa isa. Napakaganda! Sugar! Sugary! Prima! Ayun pa. Napakaganda, oh! Day!
Hindi ko na alam kung pang ilang day of packing na to. Kasi nagpapack din naman kami ng mga nakaraan. Hindi ko lang nabibideo. Currently, mas marami na kaming napack compared sa last update ko. Magsa-start na kaming magsakay sa kotse nung mga ibang gamit. Kasi tomorrow, pupunta ko dun para bisitahin ulit yung bahay. Para di naman sayang yung punta. Galit na galit. Porque mga ulan eh, no? Primo, sama ka na agad. Ayan, punong-puno na siya. Sulit ang punta ko. Oh, moment of truth, pakisara na. Cream, dito ka. Isasara oh. Tignan natin kung... Wow! Grabe workout! Para akong naligo na. Ikaw, Cream, kasi. Hindi mo kasi kami tinulungan eh. Ha, napagod tuloy kami. Dinner na kayo, dinner na. Kain na. Today po, papunta na ako dun sa site. Ah, dun sa bago namin bahay. Di na siya site. Site kasi tinatawag namin eh. So, papunta na ako dun. Dala-dala nga itong mga gamit na pinak namin kagabi. Tapos, sasama ko na rin si Ate Angela ngayon para makita niya doon. Kasi sneaky-sneaky lang kami, iwan namin yung anim. Inaantay ko lang ngayon si Ate Angela kasi pinapatulog niya. Pinaghihele. Ganun kasi yung technique namin eh. Una munang lalabas yung kotse, tapos aantayin ko na siya dito sa labas. Para si simple na lang siya lalabas pagka parang ano na sila, antok-antok. So, tumatagal ito mga 15 to 20 minutes. Depende kung sinong pinakapasaway na bata na ayaw matulog sa hapon. Kita pala yung ano, nilagay ko ditong GoPro. Hindi natin alam kung bibigay yan. Kasi naman, napack ko na din yung mga mount ng GoPro. So, kapit na lang tayo sa scotch tape. Meanwhile... Tignan nga natin kung behave. Uy, sus, mga nakatingin pala. Tahimik lang, mga kakagising lang, oh. Aba, sino yan? Nandito kasi si auntie. Mga tuliro pa sila. Saan kami galing? Naisahat kayo? Ayan ah. Ano mo, chi? Ano? Good morning, mga bagong gising. Ayan na nga. Ayan, ipadala na yung number one. Ipadala. Padala na yung padala. Dala. Pa-deliver na. Tumakas. Oh, ikaw, Henry. Oh, start na. Impake yung mga ano gamit nyo. Uy! Henry ah. Galing mo ah. Ito yung mga gamit na nasa taas, naipon lang namin. So, binaba na namin para sama-sama sila nung gamit na nandito sa cabinet. Dito kasi majority yung gamit nila nakalagay. Magpati muna yung dalawa. Pumasok! Pasok! Hello? Ayan, kaya ba yung packet to? Mochi! Mochi! Ay, oo, bawal ihian, B. Ang pati-pati, before kami mag-ano. Ah, kulong, bilanggo. Lahat naman talaga kayo kulong eh, mamaya. Kasi for sure, yung mga laman ng cabinet, gustong-gusto nyo. May mga treats dun, may mga leash. Mamaya, mag-iiyakan pa yan pag narinig yung tunog ng leash. Day! Basta. Basta ito na yung day na ipapack namin ng mga gamit nila. Yun. Tapos, pag napak namin to, yun na, yung mga human things na lang. Hello! Napakadon naman, mayroon pang taga-masol sa likod. Oh, pasok na! Ano oras na?
Saan ka daw galing? Namiss ka daw. Mas malaki pa yung katawan ni Sugar sa'yo. Ang ingay naman. Binuksan ko lang ang ingay na aga. Ayan yung mga gamit nila. Punong-puno. Apaw na apaw ang mga gamit. Bawal makasali. Shhh. Matulog na, matulog. Hula lang namin. Siguro mga makakatatlong malaking box kami. Tignan nyo naman. Ito yung mga props nung mga BX noon eh. Oh. Popper Summer kung natatandaan nyo. Ligo things. First floor. Kasha pa. Go! Ayan, nag-alasabalutan na sila. Kayo na lang ang kulang. Kamusta ka naman dyan, auntie? Ay, madami na din siya tagawa, oh. Ayun na nga, yung sinasabi mo kanina. Kasi, ano ba yun? Tubig? Tubig? Rice? Bigas? Ba't ang dami? Oh, basta yun. Yung mga ganun-ganun na pamahiin ba yun? Lo, di na namin nasunod. Tapos naglipat pa kami, ghost man. Ano na? Dasal-dasal na lang ang puhunan. Pangtaboy ng malas. Tsaka, pwede namang itaboy nila. Maingay naman kami sa bahay. Tonight is our last night dito sa bahay. And kita nyo naman, nakabalot na po ang aming mga furniture. Ito yung TV ra. Ay, tapos yung shoe cabinet, yung dresser. May pagbalot-balot pa kami. Kala mo naman mga hindi puno ng ngat-ngat. Kasama ko nga pala si Cream O ulit. Tapos si Sugar na sarap ng tulog dyan, no? Ang sarap naman ng tulog. Kala mo naman talaga pagod na pagod yan sa pag-impake. Pagod na pagod. Tapos yung tatlo, nandito, tulog. Then, na ating mochi boy, hindi nakita, pero nandito siya, tulog na rin yon. Ayan, so, actually, late night na ngayon, and dapat tulog na ako kasi maaga pa bukas, marami na namang gagawin. Dahil bukas na yung official move-in namin, yung hakuti na itong mga furniture, tapos sila hakuti na din. Kasi bukas na dadating yung truck na hinire ko para mag-move ng mga gamit namin. Ayan. Ito na yung last time na makikita nyo yung gantong setup. Usually kapag nakaupo ako dito, yun yung parang nagsishare ako ng kwento sa inyo. Most likely, mga informational vlogs yung sinishare ko. So, huling beses nyo na makikita tong setup na to. So, yun. Madaming... Lo, naiiyak yun. Wala pa nga akong kinikwento. Ayan, so naghakot kami. Sabay ganun, nagkwento na lang ng ginawa kanina. Mga naka 5 years din kami dito. September of 2018 kasi kami nakalipat dito. And first time din namin mamit si Ate Angela noon. As in, yung pagkalipat na pagkalipat, kinabukasan, sinundo ko na siya sa terminal. Then after a year, dun ko na sinimulan tong channel. Dito nagsimula lahat. Dito yung last happy memories ni Tami. Dito din yung worst memory namin sa kanya. Marami naman ding ibang
bagong memories na nabuo after ni Tami. And yung mga naging milestone natin sa channel. So dito na rin kami nag-multiply. As in, nadagdagan kami ng 4. Marami na ding puppies na naalagaan kami dito sa bahay. Marami talagang mga hindi malilimutang vlogs na film dito. And sobrang grateful lang ako. Kahit ganito itong bahay, kahit marami siyang mga sira, binahana nga kami dito. Tapos ang daming tulo, ganyan. Naging home namin siya for the last 5 years. Nasubaybayan nyo kami dito sa bahay na from puppy pa lang sila Mochi, yung kakakuha ko lang sa kanya. Hanggang sa ngayon na magpo 4 years old na siya. And then, nung dumating si Henry, si Reese, tsaka si Gigi, ang surreal lang sa feeling kasi looking back, parang ang bilis ng panahon. Tapos, dito na rin tumanda tong sila Sugar tsaka si Cream O, nung bago pa lang yung channel. 2 years old lang sila. Tapos ngayon, magsi-7 na. Kahit lumipat na kami sa bahay na mas malaki at saka mas equipped para sa kanila, may special place talaga tong bahay na to. Maraming mga unforgettable moments na shinare ko with them. Tsaka shinare ko with you. Deep in the past.